Rocky, nakita mo ah. Yung wala akong ginawa. Si Dennis mismo ay makipag-usap kay Dodong. Pag sinuswerte ka nga naman, oh. Congratulations, Sir Tony. Thank you. Ay, sandali ah. Hello? Hello. Oscar! How are you, my friend? Ano? Di ba kamustahin ang araw ko? Mamaya na yung hulaan. Ito, ang importante, iniimbitahan ka na Mr. Zulueta para sa kanyang Zeekers Foundation para bukas, okay? No. You can't do that. Makinig ka nga muna kasi sa akin. I'm making huge progress here with Nicole and Dennis, ha? Huge progress! Well, ako na nagsasabi si Tony. Bihira ang ganitong opportunity sa mga katulad mong artista. This is a different kind of vibes. Kailangan mong huwag palampasin. Ano ka ba? Ano ba kasi yan, ha? Ano ba yan? Tony, hindi ko rin alam. But something tells me that this is a wise career move. For you, Tony. Hoy, Michael. Ano ba ginawa mo kanina? Talagang balak mo sabihin kay Dennis yung tungkol dun sa stasyon ng bus, no? Idol naman. Eh, hindi naman porkit nandun ka para tumulong, eh, ikaw na si Super D. Huh? Oo nga. Pero delikado pa rin yun. Baka kung anong isipin ni Dennis. Mas mabuti pa na yun na yung isipin niya. Eh, kaysa naman wala siya makuha ni isang sagot sa'yo. Kaligtasan ni Dennis at ang pamilya kong pinag-uusapan natin dito. Pero, Idol, ikaw na rin nagsabi, di ba? Nung unang beses na galit sa'yo si Dennis, gusto mo pa bang palakihin nun? Ha? Siyempre, hindi. Oh. Pero para sa kaligtasan nila, titiisin ko hanggat kaya ko. Hello? Dennis? Supidi, busy po ba kayo ngayon? Hindi naman, Dennis. Bakit? May problema ba? Opo, Supidi eh. May problema po kasi ako. Tungkol po kay tatay. O bakit? Ano problema sa tatay mo? Hindi ko po kasi maintindihan. Parang ayaw naman po ni tatay na makipag-ayos sa akin. Dennis, tatay mo pa rin siya. Siyempre, gusto na magka-ayos din kayo. Eh, parang hindi naman po eh. Kasi po kanina, parang gusto na pong sabihin ni Kuya Michael kung bakit hindi po sila nakapunta ng premiere. Pero pinigilan po siya ni tatay. Alam niyo po ba? Dati pa po, marami pong nagsasabi na sablay ang tatay ko. Pero, di naman po ako naniniwala. Ngayon po, parang hindi ko po alam. Pero basta, parang naniniwala na po sa mga sinasabi nila. Ayoko naman po ng ganito. Hindi ko naman po gusto yun, so pwede. Hello, kids! Hi! I love you all! Hello. Hello, Mr. Zulueta. Welcome sa Z Foundation, Tony. Thank you. Si Oscar, bakit hindi mo yata kasama? Oh, sorry. Hindi makakapunta ngayon si Oscar. Kaya ang sinama ka muna, personal at reliable kong bodyguard, Rocky. Good morning, Mr. Zulueta. Mr. Fredo. Rocky. Rocky Balbon. Mabuti naman at pinagbigyan mo ako sa imbitasyon ko, Tony. This is quite an honor, Mr. Zulueta. Kaya nga, baka pwedeng sabihin mo rin sa akin kung para saan ito imbitasyon na ito. I like that about you. Straight to the point. Pero bago yun eh, bayaan mo munang itour kita dito sa foundation. Okay, salamat. Ito, base nun sa report ng mga pulis. Ito yung lalaking naglagay ng bomba sa bubong ng bus station. Nagtitinda ng puto, nagpapasabog ng mga bus. Alam ko to, puto bomber to. Michael, seryoso tayo dito. Hindi ako nakipagbiro sa'yo, ha? Sensya na po, Sir Pablo. Kaso, hindi mahanap, kaya kailangan nila ang tulong mo, Dodong.
Kasi kung hindi, bay, baka magpasabog na naman yan ng... Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Sir Pablo, ginagawa ko itong pagiging super di ko para sa pamilya ko. Para mabuo kami ulit. Para hindi kami magkahiwalay ng anak ko. Hindi ko maintindihan eh. Sa nangyayari ngayon, parang ito pa yung nagiging rason na lalo kami nagkakalayo ng anak ko. Lalo nasisira yung pamilya ko eh. Kaya Dodo, kailangan tatagal mo ang loob mo. Kailangan maging matibay ka sa pagsubok na ganito. Ang pamilya ko ang pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob. Pero kung mawawala ang pamilya ko, hindi ko magagawa lahat ng to. Kaya nakapag-desisyon na ako. Aaminin ko sa kanila na ako si Super D. Napag-usapan na natin ito eh. Diba? Sinabi ko na sa'yo, mapapahamak ang pamilya mo kapag nalaman nila na ikaw si Super D. Hindi mo ba naintindihan? Kaya kong protektahan ang pamilya ko. Ang hindi ko na po kaya, yung ginagawa kong pagsisinungaling ngayon. Idol, ano? Sigurado ka na ba yan sa desisyon mo, ha? Kung malalaman nila yung totoo, hindi ko na kailangan dumaan pa sa ganitong klaseng problema. Hindi mo alam ang ginagawa mo! Gusto ko lang ayusin yung pamilya ko. Hindi, hindi mo ka alam ang ginagawa mo, Dodong! Pasensya na ako. Bakit? Ano akala mo? Lahat ng ito ay tuko sa'yo? Tuko sa problema mo? Do. Alam ko na mahirap. Pero kaya nga ako nandito sa tabi mo. Dahil sinisiguro ko na hindi ka gumawa ng maling hakbang. Sinisiguro ko na hindi ka magkamali. Sinisiguro ko na maging ligtas yung sikreto mo, Dodong, dahil ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa naunang Super D. At anong ibig niyo sabihin, Sir Pablo? Itinayo ko itong foundation dahil nakita ko ang kalagayan ng mga tao sa Hollywood. Mga bata, matatanda, lahat sila nangangailangan ng tulong. Everywhere I look, ang daming nangangailangan talaga ng tulong. Ayokong magpakabayan eh. Pero sa dami ng tinatamasa akong biyaya mula sa mga negosyo ko, gusto kong ibalik ang bahagi nito sa mga nangangailangan. Pay it forward. Alam niyo, Mr. Zulueta, minsan, yun na rin ang tumatakbo sa isip ko eh. Hindi ko alam yun tungkol sa'yo, Tony. Kasi, Mr. Zulueta, ang iyo ko talaga sa lahat, yung taong nagyayabang. But, allow me to tell you a story. Nung minsan, pauwi ako. I was driving my black BMW, brand new. And then, I saw a homeless man. Basang-basa siya ng ulan. Walang masilungan. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Hindi nga eh. Pakwento naman, Tony. Well, I immediately parked my car at nilapitan ko yung homeless man. And then I gave him my black leather jacket to keep him warm and comfortable. Alam ko maliit na bagay kasi marami naman ako nun eh. Pero para dun sa taong yon, malaking bagay yon. I know, right? 100% pure leather yon. Hindi pala ako nagkamali ng pagpili sa'yo, Tony. Pagpili? Ano ibig sabihin ninyo? Ikaw ang gagawin kong ambassador ng ZKR Foundation. Thank you.
namatay si Super D dahil naisahan siya ng kanyang mga kalaban. Pero ang totoo, namatay si Super D dahil naisahan siya ng pag-ibig ng isang babaeng niligtas niya, si Micaela. Ano ang nangyari sa kanila, Sir Pablo? Bago nawala si Super D, kinausap niya. Sinabi niyang gusto niyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Micaela. At ipagtapat ang kanyang tunay na pagkatao gaya ng gusto mong gawin. Nung huling araw na nakita siya, pumunta siya kay Micaela. Pumunta siya kay Micaela na suot-suot niya ang asun na diamante. Kahit sigurado ako na hindi siya maaaring masaktan. May isa lang ibig sabihin, no? Ah, Sir Pablo, ano po yun? Pinahayag ni Super D kay Micaela ang kanyang pag-ibig. Nagtapat siya ng kanyang tunay ng pagkatao. At inalis niya sa kanyang katawan ang aso na diamante. At sa sandaling yun, saka naman nagpasabog ang kanyang mga kalaban. Ang ibig niya sabihin, pati si Micaela patay? Oo, oh, pero hindi nga natin alam kung kalaban siya o kaaway. At hindi na natin malalaman. Dodong, hindi ko hahayaang mapahamak ka katulad na nangyari kay Super D. Nagkamali na ako nung hindi na dapat mangyari ulit. Ayoko lang naman nung isipin nyo na pumapayag kong gawin to dahil sa image ko bilang artista. Mr. Zulueta, gagawin ko ito dahil ito ang tama. Said like a true hero. On and off cam, Mr. Zulueta. On and off camera. So, Tony, tinatanggap mo ba yung alok ni Mr. Zulueta? Yes. Definitely yes. So, it's a done deal. Ibig sabihin, Idol, hindi lang pala ikaw ang pwedeng malagay sa panganib. Kung sakali, pati pamilya mo. Sana naiintindihan mo ang bigat ng sitwasyon. Naiintindihan ko po, Sir Pablo. Siyempre, ayoko rin naman may mangyaring masama sa pamilya ko. Hindi ko na huwaaminin kay Dennis na ako si Super D. Pero bago lahat, meron lang akong kailangan gawin. Ngayong ikaw na ang magiging mukha ng ZKR Foundation, nasisiguro kong mas malawak ang maaabot natin, mas marami tayong matutulungan. Tama po yun, Mr. Silueta. Nakita niyo na po ba kung gaano karami ang followers ni Sir Tony sa social media? Millions, Mr. Zulueta. At baka ako ang kauna-unahang artista na umabot sa billions ang mga followers. Dennis? Super D! Dennis, gusto ko lang malaman mo na kailangan ko ng bawasan ng pagkikita natin. Bakit naman po, Super D? Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo. Uubusin ko lahat ng mga kriminal dito sa bayan natin. Pero siyempre, hindi natin maiiwasan na magkaroon ako ng kaaway. Maaaring malagay sa panganib ang buhay mo kapag may makaalam na magkaibigan tayo. Naiintindihan ko po, Super D. Huwag ka mag-alala, Dennis. Babantayan pa rin naman kita. Kayo ng nanay mo. Pero, Super D, pwede niya rin po bang bantayan si tatay? Natatakot po kasi ako eh. Baka po matahamak siya. Alam mo, Dennis, alam ko may problema ka pa sa tatay mo. Pero katulad ko, nandiyan ang tatay mo parati para sa'yo. Alam ko naman po yun, Super D. Kaso lang po, hindi ko po maintindihan kung bakit palagi pong may nangyayaring masama kay tatay. Bakit palagi po siya sumasablay? Lalo na po kay nanay. Hindi ko man kilala ang tatay mo. Pero sigurado ako, lahat ng ginagawa niya
para sa inyo ng nanay mo, kahit masakit pa to. Parang ganyan din po yung sinasabi sa akin ni tatay, ah. Ha? Dennis, lahat naman ng tatay ganun yung mga sinasabi. Sigurado ako dun. Eh, kung... kayo na lang po kaya ang kumausap kay tatay, sigurado po akong makikinig sa inyo yun. Kasi po, idol po kayo nun eh. Papakilala ko po kayo sa kanya. Ako na maghahanap sa kanya. Pero gusto ko pong kasama ako pag nag-usap po kayo para po maririnig ko po yung sasabihin niya. Hindi na, Dennis. Hindi na kailangan yan. Eh, bakit po ba parang ayaw niyo akong isama? Wala. Pero kung gusto mo, sige. Sige. Basta balitaan mo na lang ako, Dennis, pag nakausap kayo ng tatay mo. Sige po, so pwede. Ano? Umahay ka makipagkita sa sarili mo? Paano mo naman gagawin yun? Wala naman ganun kapangyarihan si Super D. O talaga. Hindi ko naman kailangan ng kapangyarihan ni Super D dito eh. Ang kailangan ko dito ay yung kapangyarihan ng pagtanggi. Ha? Napapahig ni Dennis si Super D. Pero ako, hindi niya ako mapapapahig na mapagkita sa sarili ko, no? Wow. Eto na. Saan na? Hello, Dennis. Tay! Tay, gusto ko pong makausap ni si Super D. Ha? Bakit? Kasi po, nagkausap po kami ni Super D. Nakwento ko na po sa kanya yung problema natin. Anak, alam ko nahihirapan ka. Nahihirapan din naman ako eh. Pero sana, huwag mo na isali dito yung ibang tao. Lalo na si Super D. Abala yun sa pagsugpo ng krimen dito sa bayan natin eh. Kaya ayusin na lang natin itong problema natin na tayo na lang. Hindi po, Tay. Napapay ko na rin po kasi si Super D. Kayo na lang po yung hinihintay namin. Dennis, ano ba? Di ba sinabi ko na nga sa'yo, huwag na natin isali si Super D dito. Pamilya tayo, di ba? Ayusin na lang natin to, nang tayo-tayo lang. Tay, kung gusto niyo pong maayos ito, papayag po kayong makausap si Super D. Alam ko po kasing malaki yung maitutulong niya sa atin eh. At kung ano man po yung problema ninyo, kung bakit hindi po kayo nakapunta sa premiere, pwede niya na po kayong matulungan dun. Tay, para hindi na po mangyari ulit yung ganun. Ayoko na po kasi ulit mangyari yung ganun eh. Hindi ko na po kaya. Pero anak... Tay, ayaw niya na po ba talaga magkaayos tayo? Siyempre, gusto ko. Anak, alam mo naman yun ang gusto kong mangyari, di ba? Eh, di kung ganun po. Papayag po kayong makipag-usap kay Super D. Sige, anak. Papayag na ako makipagkita kay Super D. Talaga po, Tay? Tay, salamat po, ah! Tay, bukas po natin kakausapin si Super D, ah! Sige, anak. Salamat po, Tay, ah! Yes! Akala ko ba hindi mo mapapayag yung sarili mo, ha? Ulit po naman, eh. Oo na. Mabilis na ba? Mabilis ka nga, pero hindi ka naman makapag-break na swabe. Idol naman eh. Kaya nga tayo din magpa-practice dito para makapagpalit ka lang mabilis. Bilang si Dodong, si Super D, si Dodong, si Super D, ganun. Ganun ba yun? Oo, yun ang ginagawa mo. Sasabi tayo dyan. Alam mo ba kapag nabukay ka ni Dennis? Mas delikado nun sa kanya. Patay na rin kaya ni Cole. Idol naman eh. Baka nakakalimutan mo yung kwento ni Sir Pablo sa'yo tungkol dun sa orig na Super D. Oh. Mag-iingat ka. Gusto ko bang mahuli ka ng anak mo? Sir Pablo, alam ko naman ho yung tungkulin ko bilang Super D. Pero meron rin ho akong tungkulin bilang ama. Nagagawa mo ba ng sabay ang dalawa? Hindi ko naman sinasabing hindi ka pwedeng magpakatatay sa anak mo.
ang sinasabi ko lang, kailangan lawak-lawakan mo ang isipan mo. Kung hindi mo magampanan ng mabuti ang pagiging Super D, magiging malaki ang epekto niyan sa pamilya mo. Nasimulan mo na ba ang paghahanap mo sa puto bummer? Tama si Sir Pablo. Kailangan ko talaga mahanap si Puto Bama. Oh, Tay! Nasaan na po kayo? Di ba po, ngayon natin kakausapin si Super D? Salamat, anak, ha. At pag-usap na rin sa akin ngayon. Buti pinayagan ka na nanay mo makapagkita sa akin. Sabi ko naman po sa kanya, gusto ko po kayong bigyan ng isa pang pagkakataon na maayos po yung problema natin. Saka, salamat din po pala, Tay, ha? Umayin po kayong makapakita kay Super D. Eh, alam mo naman gagawin ni Tatay ang lahat para sa'yo. Oh, nasa na nga pala si Super D? Alam mo, anak, pakiramdam ko hindi naman magpapakita yun, eh. Busy yun, eh. May tiwala po ako kay Super D. Lagi naman po itong mapapad sa pangako niya eh. Wala pa. Nak, may nag-text na sa akin. Importante sa trabaho. Kailangan ko lang tawagan, ha? Dito ko lang muna. Tayo mo lang muna ako. Babalik ako agad, ha? Dennis? Super D! Super D, andito na rin po si Tatay. Teka lang po, may kausap lang. Okay lang. Hintayin na lang natin yung tatay mo. Sigurado ako marami na sikaso yun sa trabaho niya. Eh, parang gano'n na nga po. Ah, teka lang po, Super D, hahanapin ko lang po siya. Banda doon lang po yung nagpunta eh. Hindi ba pwedeng dito na lang natin hintayin? Hindi po, hahanapin ko po siya. Dali lang po, ah. Dennis? Halika na po! Oh, bakit? Andun na po si Super D, halika na po! Oh, pasensya na. Tagal kasi nakuusap po si Seth eh. Sige po, ayos na po yun. Bilis po! Saan ba? Andun na po si Super D, andun po! Tay, bilasan ninyo. Andito na po si Super D. Oh. Mag-uusap na po kayo. Oh, eh asa na. Wala naman ah. Si Super D naman ang wala ngayon. Bakit? Nagpunta ba dito? Opo. Ah. Anak, nag-text yung producer ko eh. Kailangan ko tawagan. Mukhang kailangan ako sa set. Tawagan ko muna, ha? Tay, dito na lang po kayo. Dito na lang para hindi maingay. Maingay dito eh, ha? Dito na lang. Hindi po. Dito na lang po kasi po. Sige na, anak. Para tahimik lang doon. Sige na. Tawagin mo na lang ako pag dumating yung Super D. Sige mo yung pangalan ko pag nandyan na siya, ha? Dennis, pasensya na. Meron lang akong pinigilang krimen. Super D, ba't para pong nag-iba yung boses niyo? Ha? Wala, baka yung aso lang yung narinig mo. Oo, makatilang kasi sila lang muna ko eh. Pasensya na, ha? Parang meron akong narinig at may nangangailangan ng tulong ulit. Kailangan ko umalis, Dennis. Super D, balik po kayo agad, ah! Ano, Dennis? Saan si Super D? Eh, may pinigilan daw pong krimen, eh. Ha? Ano yun? Kung babalik yun? Teka lang po. Ano po yung suot niyo, ha? Bakit? Ito po, oh.